Dulo ng Island Sea, lumitaw na ang tone-toneladang buhanging itinambak. Seaside view ng SM by the Bay, ito na ang iyong makikita, tone-toneladang buhangin. Good day mga kababayan, isang magandang araw po sa ating lahat at sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan, panibagong araw, panibagong update dito sa ginagawang reklamasyon sa Manila Bay. At by the way, nandito pala tayo sa Sky Garden, no? At yun, nakapamasyal na tayo and at the same time ay bibigyan ko pa kayo ng update dito sa ginagawang reklamasyon sa Manila Bay. Sky Garden, pwede nyo pong puntahan ito sa third floor dito sa likod na bahagi ng Mall of Asia, isa sa mga bagong pasyalan na pwede nyo puntahan kung kayo ay nandito na rin naman sa MOA, ay pwede nyo pong puntahan, no? Ayan, at marami hong pwede kayong gawin dito at mapasyalan. Ayan, by the way, so makikita po natin dito na meron ng isla, no? Meron ng nabuong tumpok ng buhangin dito sa bahagi ng Island Sea. Siguro ito na nga yung pinakahangganan o yung dulo nitong Island Sea na boundary ng Pasay at ng Paranaque. So sa inyong makikita, grabe, no, napakarami na pong pagbabago ngayon dito. Simula ng bumalik ang operasyon ay sadyang talagang sunod-sunod na yung kanilang ginagawang pagtatambak. Talagang double time po sila. Makikita ninyo yung Island B, napakaraming buhangin pong itinambak diyan. Ayan, no, kita nyo naman, no, lahat po yan ay sa bahagi pa lang yan ng Island B, no. What if kung yung Island C na talaga sila nakapokus magtambak ng buhangin, sigurado itong portion na 150 hectares dito sa tapat ng seaside view dito sa SM by the Bay ay magiging isang kalupaan na yan. So makakakita rin tayo dito ng isang vessel, no, isang dredging vessel, at mapapansin ninyo na nagtatanggal siya ng mga burak, no, o yung mga malalambot na bahagi na matagal nang nasira dahil napabayaan talaga po, no, itong bahagi na to ng Manila Bay. Ayan. So tinatanggal niya yung mga burak bago lagyan or tambakan ng mga buhangin. Napakaganda dito sa view na to, no. Ayan. So dito lang yan sa, again ulitin ko, sa Sky Garden. Diyan naman makikita ninyo yan yung Island A, no. Kitang-kita rin natin dito yung dami ng buhangin nakatambak diyan. Ayan, ito naman yung Island Sea. So, at makakita tayo ng isang suction hopping dredger, no? Ayan. So, nandito siya at nagbubuhos ng buhangin sa bahaging ito, no? Ng Island Sea at Island B. Ayan. So, yun. Matagal-tagal pa po talaga kung atutuusin, no, itong gagawing reklamasyon na to. Ayan, makikita ninyo yung pinakang kalsada rito, no, yung dumadaan ng mga sasakyan, maging yung dambuhalang Ferris wheel. So napakagandang view, very recommend ko. So makikita nyo rin dito yung bahagi ng Mall of Asia, no, yung seaside view dito. Ayan, yan yung pinapakita ko sa inyong karagatan na yan, yung 150 hectares na yan. Yan po yung sasakupin at magkakaroon ng isang isla na kung saan ay tatayuan ng mga bagong establishmento in the future. So matagal-tagal pa nga po ito, no? Ilan taon pa ang aabutin nito. Kaya matagal-tagal pa natin na makikita yung pinakang result dito. Abangan natin na magkakaroon din dito sa bahaging ito ng International Cruise Terminal. So yan yung isa sa abangan natin, kung saan ay salip na dun sa may bahagi ng Maynila na yung mga cruise ship ay dito na mismo, no, kapag natapos na yung gagawing International Cruise Terminal dito. So napakaganda. Ayan. At may nag-comment din sa atin, no, baka daw mga bansot ulit na mga gusali yung itayo rito. So sa tingin ko ay sa ganun na nga po, no, dahil nga po itong kasing bahagi na to, no, sa kadahilanang dito nagte-take off yung mga eroplano na nanggagaling sa NAIA. So nasasakupan pa to ng yung airport, no, na pinagte-take off ng mga eroplano, kaya hindi pa pwede talaga tong tayuan na mga sobrang tataas na gusali na nakikita natin sa katulad dun sa Rojas Boulevard yon. Kaya siguro around nasa mga 60
or hanggang doon lang, no, maximum na yon, 60 ang taas ng mga gusali rito. Katulad ng nandito sa may bahagi ng MOA Asiana City, no, dito sa Pasay. So ganun lang katataas na gusali. Pero sabi nila, no, kapag ka nga daw po nasimulan na rin yung Horizon Manila, so baka sakali doon na sila makapagtayo ng mas matataas na gusali. Ayan. So marami at marami tayong aabangan talaga po rito. Ayan, kita nyo yung isang vessel dito na naghuhukay ng buhangin. Bali, nandito na tayo sa may dulo, no. Ayan, dulo na ito nung Mall of Asia Seaside. Boundary na rin to ng Paranaque at ng Pasay. So hanggang dito na yung kanilang ginagawang pagtatambak ng buhangin. So malawak-lawak ito, no, 360 hectares. Kaya naman aasahan natin na matagal din po ito bago matapos. So makikita nyo rin yung mga barko dyan na nakaabang na merong karga ng toneto niladang buhangin. So yun, at hopefully nasa mabuti po tayong kalagayan. Lagi tayong mag-ingat, magdala ng payong dahil sobra po ang init ngayong panahon na to. God bless po at yun lang. Salamat po sa patuloy na pagsuporta kay Kuya Bok TV. Thank you po and God bless sa inyong lahat. Paalam!